Hello Scorpio, welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay kung ano yung challenge na darating sa mga Scorpio. Ano ang makakatulong sa darating na challenge? At ano naman yung mga oportunidad na darating? Sa huli, kukuha ako ng additional card para sa advice. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. At saka ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang challenge na darating sa mga Scorpio? Ang mga cards mo ay King of Cups, The Temperance, at Ace of Wands. Sa sitwasyon na darating sa buhay ng mga Scorpio, ang ilan sa inyo kailangan ng balance at saka yung maunawaan mo yung sitwasyon. At saka base na rin sa mga cards na ito, kaya mo namang ayusin yung problema or sitwasyon na kinakaharap mo ng matured. At saka ang advice ng mga cards ay kailangan ng self-control, yung kapayapaan, at saka kailangan din ng patience. Kasi sa bawat challenges na darating sa iyo, may matututunan ka at meron itong great success. Sa career, kailangan ng teamwork at diplomasya para kung ano man yung tensyon na nangyayari sa trabaho ay mareresolbahan. Sa career, hindi mo kailangan magmadali para magkaroon agad ng oportunidad. Kasi, meron pang mas maganda na opportunity na inilalaan ang universe sa iyo. Sa mga single naman, may potential person kang mamimit na charming at loyal. At ang ilan sa inyo, kung makatuluyan mo itong person na ito, magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Ang ilang single naman, kailangan balansehin mo yung career at love life para mamit mo yung right person na para sa iyo. At sa ilang single, kung meron kang potential person na nagugustuhan, huwag yung titingnan mo lang siya. Kailangan magsasabi ka para malaman mo kung meron ka bang chance sa kanya. Ang ilan naman na nasa relationship, yung person mo, good husband siya or good wife. At saka ang ilan sa inyo, nagkakaroon ng konting problema sa relasyon. Pero hindi naman ito pinapalaki pa. Kasi guys, yung pagtatalo nyo ng person mo, yung mga nasa relationship, dalawang card ang nagsasabi na mareresolbahan yung problema nyo sa relationship. Ano man ang issue na ito. Ang ilan naman na nasa relationship, kasi matagal na kayong magkarelasyon ng person mo. Kaya may posibilidad na bumili kayo ng bahay or maglipat. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, napapanatili nyo ng person mo yung excitement sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, mag-uumpisa kayo ng person mo na mag-start ng family. At saka ang ilan sa inyo, ikaw at ang person mo ay merong yung bang perfect balance, committed sa relasyon at saka may respeto. Kasi ang ilan sa inyo, nakita mo na yung soulmate mo. Guys, general reading ito ha, kaya kung ano ipakita ng mga cards, yun yung i-interpret ko sa inyo. Ang next na alamin naman natin ay kung ano ang makakatulong sa darating na challenge. Knight of Swords, the Devil, at Five of Swords.
Kahit na negative itong mga cards na ito or yung mga challenge na darating sa'yo, magmo-move forward ka pa rin. Kasi haharapin mo yung mga challenges ng buong tapang at saka yung pagiging honest mo. Kung ano man ang nangyari sa'yo sa nakaraan, kung nagkaroon ka ng health issues, or yung person mo meron siyang addiction, may abusive na relationship, o kaya yung person mo ay cheater, ikaw mismo yung magde-decide na mag-walk away sa mga sitwasyon na unhappy. Ang ilan kasi sa inyo naging wise ka na eh. Pero ang ilan, sa ngayon, hindi ka pa nakakapag-decide kasi iba-iba naman tayo ng nararamdaman at saka ng panahon kung kailan dumarating yung mga challenges. Sa financial, maganda yung magiging pasok ng financial sa'yo. Ang ilan sa inyo mas higit pa nga eh sa iniisip mo yung darating na financial. Ang ilan sa inyo, kahit maganda na yung financial mo, mag-ingat ka pa rin sa sobrang gastos. Huwag paapekto sa emosyon kasi natuwa ka sa nakita mo, bibili ka kaagad. Hindi yun makakatulong para sa improvement or stability ng financial mo. Sa ilang single, magkakaroon ka ng romantic proposal. Pero ang warning, huwag basta-basta magtitiwala kasi merong potential person na meron siyang personal problem. Kailangan ng dobleng pag-iingat kasi dalawa itong card na nagsasabi na mapanlin lang itong person na ito. Meron din siyang itsura. Kaya mapapaniwala ka sa mga sinasabi niya at saka yung behavior na gusto lang niya ipakita sa iyo. At saka kung magde-date ka o kaya pagpatungkol sa financial, kailangan ipaalam mo yan sa kaibigan mo or family. Sa mga nasa relationship, magkakaroon na mas lalong deeper commitment ang relasyon nyo. Ang ilan naman magpapakasal. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagbago yung behavior ng person mo. Kasi meron siyang mental health issue. At ang ilan naman sa inyo na nasa unhappy ang relasyon, abusive, at, o kaya cheater yung person, hindi mo kailangan magpa-trap sa situation. Kasi guys, dalawa yung card na nagsasabi na hindi ka safe sa ganyang relationship. Hindi ka trap. Kasi maraming makakatulong sa iyo. Ito naman yung mga cards para sa mga opportunities na darating. King of Swords, The Sun, at Eight of Cups. Ipinapakita sa mga cards na ito na meron talagang bagong oportunidad na darating sa buhay mo. At ang advice ng mga cards, piliin mo yung oportunidad na alam mo at gusto mo. Dalawa, yung card na nagsasabi na magsisimula ka sa bagong chapter ng buhay mo. At pinapaalalahanan ka ng mga cards na siyempre yung magandang pagkakataon, matagal bago mo yan makamit, kaya kailangan ng tiwala sa sarili at hard work. Mahalaga na maging handa ka emotionally, spiritually, at mentally. Sa health, importante na natutulog sa tamang oras, kumakain sa tamang oras, at saka yung nag-exercise. Ang ilan naman sa inyo sa health ay magkakaroon ng recovery kung meron kang illness. At ang advice pa ng mga cards ay kailangan mas mag-focus sa mga positive, yung makakapagpasaya sa'yo kasi yan yung magpapa-improve ng health mo. Sa ilang single, may potential person ka makikilala pero itong person na to hindi talaga seryoso sa relasyon.
Pero para sa mga single, nung na-meet mo itong person na to, nagbago yung pananaw niya. Future pa naman ito guys eh, kung titingnan mo, makakapaghanda ka pa kung wala ka pa sa sitwasyon na ito. Kasi, ang ilang single, buong akala mo, yung magkakaroon talaga kayo ng steady na relasyon. Pero itong person na to, bigla na lang mawawala. Ang ilan naman na nasa relationship, emotionally at saka physically, yung bang connected kayo ng person mo. At ang ilan naman sa inyo kung nagkaroon ng problema ang relasyon, mareresolbahan ito at malalaman mo yung lahat ng katotohanan patungkol sa issue. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, marami kang hindi naiintindihan sa person mo, kaya wala kang naging choice kundi i-let go siya. Single ka man or nasa relationship, may malalaman kang katotohanan patungkol sa person mo. Maybe kaibigan nyo or family na bibigyan ka ng advice kung paano makamove forward sa sitwasyon na kinakaharap. King of Cups na additional advice. Hindi kaya continuation nito. Kasi ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, nakilala mo yung person mo. Kasi may kaibigan ka. Ngayon, pinakilala lang sa'yo eh, itong person na ito. Kung magkarelasyon kayo ngayon, mamimit niyo ulit yung mga dati niyong kaibigan na connected sa relationship niyo. At saka matagal na kasi kayo magkarelasyon para sa mga nasa relationship na maraming nakakaalam at nakakakilala sa inyo. Ang ilang single naman, may potential person ka mamimit na sobrang magugustuhan mo at magiging interesado ka sa kanya. At sa mga nasa relationship, may mga magpapakasal at ang ilan naman ay yung mas lalalim yung relasyon nyo ng person mo. Sa career, may magandang offer o kaya may good news. Kahit sa mga naghahanap ng trabaho, may unexpected na offer. Hindi related sa kaalaman mo or pinag-aralan mo. Maganda rin yung mga ganyang situation na may ino-offer sa'yo kasi dagdag experience mo yan. At ang ilan sa inyo na namumroblema sa financial, mas makakabuti na mag-isip ka ng ibang pamamaraan para maresolbahan mo yung problema sa financial. Kumbaga, maging creative ka. Speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. Abundance. Being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Decisions. Sometimes the best decision is no decision at all. Alamin naman natin ang angel number mo. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. Wala po akong MP3. 900. Substantial change is coming your way. Angel 900 meaning brings about a calming effect. Agree to its vibrancy. 444. You're about to overcome something
that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm. 111 Intuition.